Nag-crave ako ng yogurt, guys. Tara, bili muna tayo ng yogurt. And then, punta lang tayo dun sa cake. So, hayan, guys, para sa birthday ko, bili muna tayo ng cake. Diba? Nakakapagod na rin kasi mag-bake. So, try naman natin yung mga ibang cakes, diba? So, tara, guys! Totoo bang may kitaan sa pagka nagki-cake? Diyan kasi ako tumaba talaga dati. This is Irish and welcome back to my channel. And for today, magkakaroon na naman tayo ng panibagong video. So, anong video natin ngayon, guys? Hayan, nakikita nyo naman ninyo sa harap ninyo and sa thumbnail natin, nakakain tayo ng ube cake from Caramia. So, hayan, excited ako kasi diba, alam naman ninyo na sweet tooth ako, na mahilig talaga ako sa mga sweets. Hindi ko alam kung mauubos ko to. Actually, mauubos ko siya. Kaso, syempre, diba, nagko-control na rin tayo, iba na yung tumatanda. Iba na rin yung dapat maging health conscious ka, guys, 'di ba? So, ayan, bago natin ipagpatuloy yung video na to, if bago ka dito sa channel ko, please like and subscribe ka naman para updated ka sa mga susunod na videos na i-upload ko pa, especially yung mga ganitong contents, guys. So, ayan, kakain tayo. So, actually, guys, kayo ba, ano ba yung flavor na favorite nyo pagdating sa cake? So, gumagawa tayo ng cake and then, 'di ba, kumakain din tayo. So, kahit na gumagawa tayo ng mga cakes. So, hayan, magta-try din tayo ng mga cake sa mga ibang bake shop or cake shop, 'di ba? Syempre, 'di ba, gusto rin natin matry yung mga iba-ibang klase ng mga cakes kasi, 'di ba, iba-iba yung sarap niyan eh, iba-iba yung mga pagkakagawa. So, hayan, kayo ba, guys, ano ba yung favorite ninyong flavor pagdating sa cake? Ako kasi, pagdating sa cake, saktong-sakto tong flavor na to kasi isa siya sa favorite kong flavor, ube cake. Tsaka gusto ko yung mga hindi na more on chocolate kasi nagsawa na ako sa chocolate at tsaka sobrang pait. Hindi ako mahilig dun sa mga mapapait na mga cakes like yung chocolate, yung mocha, coffee, ganyan. Yung mga ganun na mga cakes, more on ako dun sa ube, strawberry, cheesecakes, ganyan. Yung mga light yung lasa, yung either maasim or yung sakto lang yung hindi ganun katamis. And kapag dating kasi sa cake, hindi ako mahilig dun sa mga moist na cake. Mahilig ako dun sa chiffon, yung parang melts in your mouth lang. So, ayan guys. And since birthday ko naman, this August 23. So, ayan, kumain tayo ng cake. Kasi syempre, diba, cake, pampahaba ng buhay. Parang, ang weird, no? Cake tapos mapahaba ng buhay kasi kumakain ka ng cake tapos sobrang tamis. So, ayun, ano naman bang sinasabi ko dito, guys? So, ayan, excited na ako. Excited na akong kumain. So, tara guys, samahan ninyo ako. So, tikman natin to. Tingnan natin kung ano nasa loob and kung anong lasa niya, guys. So, ang kagandahan naman dito sa Caramia kasi malinis yung tinitignan kasi meron siyang ganito, parang acetate. So, ayan. Para nga naman hindi kumalat yung mga crumbs, 'di ba? Yung nilagay na crumbs diyan sa paligid. So, para malinis, 'di ba? Number one naman kasi talaga sa mga ganito, sa mga cakes is kailangan talaga presentation tsaka yung pagiging malinis. So, ayan, guys, tinanggal ko na muna siya. So, lagay muna natin dito yung plastic or yung acetate and then slice natin, guys. So, unahin nating i-slice dito. Sa likod na lang muna, guys. Kasi ito naman eh, hindi ko nakikita kasi masyado. So, ayan guys, samahan ninyo ako mag-birthday. So, ilagay na lang natin dito sa gilid. Kasi ito, nilagyan ko naman siya ng ano ba ito? Plastic wrap.
para dito na lang din tayo kakain sa tabi. So yung ibang mga mukbangers, 'di ba, as it is na parang kakainin na lang nila dito. Pero syempre, hindi naman ako sanay na ganoon. So ito yung itsura niya, guys. So ayan. So ganyan ang itsura niya, guys. So wait lang, mag-thumbnail lang muna tayo. So pakita ko sa inyo yung itsura niya, guys, sa loob. So chiffon din yung ano niya, yung ube niya. Chiffon yung pinaka-cake niya. And then may mga crumbs. So ganyan yung itsura niya. So tara, guys, kain na tayo kasi excited na ako. In fairness, masarap siya. Unang ano pa lang, unang bite. So, ayan, guys. So, tamang-tama kasi, diba, sabi ko nga sa inyo kanina, mas more on, mahilig ako dun sa mga chiffon. Yung melts in your mouth. Pero, ako ha, parang personally, sa experience ko sa cake business, mahilig yung mga clients more on dun sa noise. Kasi siksik, tapos nakakabusog. Parang isang slice lang, mabubusog ka na kaagad. Lasang ube. Talaga, yung flavor talaga niya is ube. So, ayan. Ako, kahit na gumagawa ng cake, nabanggit ko nga sa inyo kanina na mas gusto ko pa rin talaga nagtatry kasi actually, nakakasukan na talaga kasi lagi kang gumagawa ng cake, di ba? Pero pagka minsan, depende sa mood. Pag ayaw mo mag-bake, ganyan, gusto mo lang kumain. So, order ka na lang. Diba? Sinong mga na-relate dyan, guys? Tapos nun, diba? Pagka kunwari, stress ka, parang nagiging comfort food mo na rin siya. Hindi lang siya cravings. So, maliit lang siya, guys. Pero, alam mo, parang meron silang inad na jam ng hindi siya jam pala. Parang may inad silang real ube. Kasi nalalasahan ko yung ube na sa feeling nila na parang meron siyang lasang ube talaga. Dun sa mismong feeling niya. Tapos, meron siyang cream na frosting. Ube frosting din siya. Ang sarap, guys! So, pangatlong slice na natin. Pagka ganito lang yung cake, yung light lang siya, madali lang siyang ubusin. So guys, ang topic natin ngayon is, so ngayon pa lang tayo magsa-start kasi 'di ba, kung napapanood niyo dun sa mga previews ng mga videos ko, guys. Pag nagdi-discuss tayo ng mga ganitong topics, mga kahit anong topic, anything under the sun, hindi ko natatapos ang kinakain ko. So, kaya, hinayaan ko muna ng tatlong slice bago ko in-insert tong topic na to. Diba? Baka hindi na naman tayo matapos eh. So, paano nga ba kumikita ang mga homebakers? So, yung topic natin. First, sasagutin ko muna yung tanong kasi ang dami natatanong na totoo bang may kitaan sa pagka nagki-cake sa mga homebakers. Kasi 'di ba,
pagka ganyan, marami yung parang nalulugi o kaya parang nasisiraan ng loob, magsishift na lang ng gusto nilang gawin. Or ibang career, di ba? So ako, 7 years na ako dito sa cake business and masasabi ko naman na ayos naman yung kitaan, sakto lang naman din. And pwede naman din siyang pandagdag ng kita. Extra income, ikaw, or full-time. Ako kasi parang naging bread and butter ko na rin siya. And meron naman nang naging mga resulta sa pagbibusiness ng cake. So, ayan. Paano natin siya pagkakakitaan and paano katatagal sa business na to? So, number one is, ano ba? Kailangan is equip ka or, I mean, yung may alam ka about sa business na to. Hindi lang yung parang nakikiuso ka lang. Hindi yung parang gusto mo lang mag-cake business kasi uso ngayon or naririnig mo na magandang kitaan siya. It's either kung di ka nakapag-aral, hindi mo siya parang naging course, wala kang idea, passion mo siya talaga. Kasi kung hindi mo siya passion, parang hindi ka makaka-relate, yung parang kaagad gi-give up ka kasi wala kang deepest why. Pero pagka gustong-gusto mo yung ginagawa mo, yan yung pagki-cake, na kahit na hindi ka masyadong kumikita sa umpisa, naging ano mo lang siya, parang naging hobby mo lang siya, tatagal ka talaga. So yun yung number one. So hindi naman natin masyadong i-discuss guys kasi baka saan na naman tayo mapunta dito sa mga topic natin guys. So bibigyan ko lang kayo ng tips and idea kung paano ba kumita kahit na nasa bahay ka lang. True. Sa pagki-cake or pagbi-bake, 'di ba? So simpleng-simple lang naman din 'yan. So number 2 is yung cake mo is syempre 'di ba dapat masarap. Syempre, 'yan talaga yung babalikan sa iyo. Yung kahit na marami kang kakompetisyon sa ano ninyo, sa lugar ninyo, sa malapit sa lugar ninyo, dapat talaga yung lasa ng cake kasi kahit na gaano pa siya kamahal or gaano pa siya kamura, kung masarap naman yung cake mo, babalikan at babalikan ka talaga. So tested yan guys. So based yun sa experience ko, actually ako, ang daming mga cake business dito, cake shops na talagang asin magagaling talaga, na home bakers or yung mga cake shop, di ba? So, ano ba yung dapat maging edge mo? So, dapat talaga masarap siya. Yung talagang binibenta, hindi lang yung parang literal na nasa bahay ka, na parang kinakain nyo lang pampamilya. Siyempre, iba pa rin talaga sa client. Mahirap naman talaga masira kung alam mo, yung parang ibibenta mo, yung sakto lang yung lasa. Dapat yung talagang, hindi nila makakalimutan yung lasa. So, gumawa ka ng recipe na ganyan. So, nasa sayo na yan, guys. And, kung di mo naman kaya, guys, gagawa ko na maraming mga contents na related sa ganito, yung paano gumawa ng cakes, chocolate cakes. So, mag-comment down below lang kayo dyan kung ano yung mga gusto ninyo matutunan, kung mga recipes, ganyan. So, para maitulong ko naman sa inyo, yung mga ganitong kasarap na cakes, ma-share ko naman sa inyo para pandagdag ng income kahit na sa bahay lang, di ba? Ang gandang idea na. Hey guys, kung gusto niyo makita yung mga ginagawa kong cakes and other sweets and for events na din, just follow our official Facebook and Instagram page. It's Bliss Designed by Arrah and Irish. Thank you guys. So ayan guys, naputol kasi nagpalit ako ng battery kasi na low bat. So ayan, ituloy natin guys. So ayan, dapat masarap yung cake na ginagawa mo. And then number 3 is yung presentation, guys. So, kailangan syempre hindi lang dun sa more on posters yung mga pictures na maganda. Dapat sa personal, maganda din talaga. And mas maganda talaga yung business kapag ka more on dun sa mga customized. So, yun. So, kailangan mo talaga matutunan yung mga pagdi-designs, ganyan. So, maganda rin naman yung mga simpleng mga brownies, ganyan. Pero, para sa akin na, huli na lang kasi yung income eh. Parang ako kasi, personally, dahil passion ko siya, gustong-gusto ko yung ginagawa ko, parang na-enjoy ko talaga yung designing part. So, kapag ka kasi iniisip mo yun, tsaka mahal mo yung ginagawa mo, mas dadami yung mga clients mo kasi magiging maganda yung result ng mga ginagawa mong cakes. So, dapat talaga may pagmamahal yan. So, yun yung number 4. Kaya mahalin mo yung ginagawa mo. Hindi lang siya basta-basta na more on income side ka na kailangan ganito, kailangan ko talagang
kumita dito sa cake na to kasi madidrain ka. Mababurn out ka kapag ka ganun yung iisipin mo. Kasi mahirap ang cake business. Actually, mahirap siya. So, number four is, or I mean number five na tayo, syempre yung marketing strategy mo. So, number one yan, di ba na-experience nyo na ba yung halos parehas lang yung lasa, halos parehas lang din yung itsura, pero parang bakit yung isa nabibenta niya ng mas mahal kumpara dun sa isa yung sa kanya. So, syempre kailangan talaga kapag ka nag-marketing strategy ka, dapat confident ka dun sa ginagawa mo. Aside dun sa confident ka, meron ka dapat mga feedbacks from the clients. So, ayan, dyan ka kukuha ng mga pang-marketing mo. So, kailangan talaga masarap yung ginagawa mo para balikan ka at saka bigyan ka ng mga feedbacks ng mga clients mo. And, paano ba yung presentation? Depende kasi dun sa target mo na market. Depende kung class A ba, ganyan. Kung yung bang community mo is afford nila yung ganitong kamahal na presyo ng cake or pangmasa lang. So, kung pangmasa, gawa ka ng mga presentation na nakaka-relate dun sa level or dun sa pangmasa na cake na yon. So, kung naman class A, syempre, diba, dapat medyo socialin mo naman yung mga posters mo, yung mga ginagawa mong, lalo na sa social media ngayon, mas mabilis nang kumita sa social media. Yung mga tao kasi, hindi na sila masyadong mahilig sa walk-ins. Akin lang naman na, personally, kasi mas gusto nila kumakausap na lang sila, mas gusto nila yung convenient na lang para sa kanila. So, kakausapin na lang sa social media, and then, sasabihin na lang kung ano yung mga gustong mga cakes. So, yun. So, kailangan yung pinopost mo sa social media mo is yung talagang nakaka-attract sa mga taon. Yung colorful, ganyan. Gumamit ka ng mga description na talagang makukurious yung mga tao kung ano bang meron dito, kung ano bang meron dun sa mga cake na ginagawa mo. So, yan. Next is number 6, yung costing mo. Siyempre, number 1 yan. Costing. Kasi, yung iba, diba, yung parang hindi sila confident sa ginagawa nila. Parang gusto nila, yung mga ganung mga home bakers na parang gusto nila for exposure na lang. So, kumusta naman ba yung health mo kapag ka tinanggap mo yung cake na yan, yung cake order na yan? Kasi hindi siya biro, masakit sa likod yan. Ang daming effort na ginagawa kapag ka nagki-cake, kung sino man yung mga relate dito, guys. So, sobrang hirap, guys. Hindi talaga yan birong work. So, kailangan bigyan mo siya ng proper costing. So, kung gusto niyo ng ganitong topic or another content about costing kasi medyo maduguto. So, gawa tayo ng another content. So, comment down below kayo diyan para alam ko kung sino yung mga interested. So, ayan. Kung magko-costing ka man, syempre yung lahat ng materials na ginawa mo sa isang cake, materials, ingredients, lahat ng mga ginastos mo diyan sa isang cake is pagsasama mo yon, and then dapat times 3. Hindi lang siya times 1, times 2, hindi lang siya doble. Kasi mahirap ang gumagawa ng cake. Lalo na kung yung namang mga ginagawa mo, confident ka na talagang masarap at saka maganda naman talaga. Baka naman nagpresyo ka dyan, tapos hindi naman talaga siya ganun ka-class. Hindi naman siya ganun kaganda yung presentation. So, kailangan improve mo yan, yung dalawang yan. Para mabenta mo siya dun sa gusto mong price, dun sa worth mo, guys. So, ayan. So, ang next natin is, ano na ba, number 7? So, ang number 7 natin is, kailangan ikaw mismo, tinatangkilik mo yung sarili mong gawa. So, pinapakita mo sa mga tao na kinakain mo siya, na ikaw sa family nyo talaga, yan yung parang, kunwari, kung cake man, desserts nyo, yan yung favorite na dessert. Kasi, sa ganoong paraan, napapakita mo na parang, hindi lang pala quality yung mga ginagawa nitong taong to, itong homebaker na to. So, parang, sila mismo kinakain nila. So, ibig sabihin, kung sila, mahal nila yung ginagawa nila, so, parang nakaka-attract ka na rin dun sa mga tao na, alam mo yun, diba, yung mga nakaka-relate doon. Gusto kasi ng mga clients is, makikita nila, ikaw mismo, tinatangkilik mo yung product mo. So, next natin, number 8 is, ano pa ba, guys? So, number 8, yan yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, every time nagkakaroon tayo ng mga ganitong topic, parang hindi ko na siya nakakain na maayos. Pero sa kakakwento mo sa akin, kung magtatagal tayo, kung sa 2 oras, 10 oras, baka maubos ko to. Pero ngayon, syempre, di ba, maiinip na kayo kung aabot tayo ng ganung mga oras, di ba? So, hayam. Ang next natin,
Customer service, guys, number 8. So, kailangan talaga yan. Sa based sa experience ko, gusto ng mga clients is mabilis kang mag-reply kapag ka may mga inquiries, ganyan, may mga tanong. Kasi ang isip niyan, kapag ka hindi ka nag-reply agad, so hahanap sila ng mga magaganda pang mga homebakers or mga cake shop na makakapag-cater sa kanila. So, hayan. And then, dapat lagi kang nagsismile, lagi kang nagpapapo, lagi mong tinitreat sila na maayos. Diba? Kahit naman hindi naman sa pagbe-business or sa mga clients, i-practice mo na yan sa sarili mo na try to be kind to yourself and to others, diba? E para gumaan yung buhay mo at saka mas marami yung blessings na darating sa'yo, mas maraming clients yung darating sa'yo, guys. So, hayan. And then, ano pa ba? Ano pa ba ang next natin? Pang number 9 is... So, ikaw ba, maselan ka dun sa mga products mo? Or, pwede mo rin naman silang parang ipa-consignment yung mga cafe na papayagan ka nilang i-display yung mga cakes mo sa mga cafe, ganyan. So, nasa pag-uusap nyo na yan. So, either ang maganda kasi doon, mabibuild yung confident mo, makikilala lalo yung cake mo, and then mamamarket, and mas lalong na-expose yung mga cakes mo. Sa consignment, nasa pag-uusap nyo yan, kung ilang percent ba yung may-ari dun sa mga cakes na ginagawa mo para sa cafe na yon, di ba? So ako, na-try ko rin naman yon yung mag-consignment. Pero kasi ako, parang hindi ko siya masyadong priority kasi mas gusto ko kasi na quality pa rin yung cakes. Ako kasi parang gusto ko kung sa Bliss Designs, is Bliss Designs pa rin siya. Pero kayo, sa inyo naman yun kung gusto nyong maghanap pa ng mga resellers nyo, guys. Di ba? So, mas gusto nyo ng mas malaki yung kitaan. Ganyan, yung hindi lang kayo yung nagpapa-order or hindi lang kayo yung mismo yung may mga clients. Kasi yung mga kakilala ninyo, yung mga resellers ninyo, marami rin silang kakilala for sure. So, dun lalaki yung business ninyo. Dun siya kikita. So, hayan. And then, ang next natin, guys. Tiyaga. Kasi... sabi ko nga sa inyo kanina na hindi siya birong business. Pero, kailangan meron kang tiyaga, may skills ka. Passion mo talaga to, guys. May skills ka sa paggawa kasi kapag ka hindi mo kinaya yung pagod, hindi ka tatagal sa business na to. So, kailangan mo na maraming tiyaga. Actually, hindi lang naman sa pagkikik yan, guys. Kahit na ano namang klaseng business yan o kahit ano namang work yan, kailangan talaga nagtsatsaga ka dyan kasi hindi ka tatagal. And kailangan mahalin mo kung anong trabaho ang meron ka. So, hayan guys, kung kanina parang nawalan ng battery, low bat, ngayon naman is nag-memory full. So, ang dami natin patalastas, diba guys? So, hayo, nasaan na ba tayo guys? Anong part na ba? So, hayan guys. So, hindi mo siya pwedeng gawin na parang, ay, kitaan to. Nakita ko kasi yung friend ko, gaya-gaya ka lang, na parang malaki yung kita, so ginaya mo na lang din. So, kailangan, gusto mo talaga itong ginagawa mo to. So, hayan. So, halos, ano ba, nakalahati or na 1/4 ko na itong cake na to. Ang sarap niya, guys. Para siyang, yung frosting niya, hindi masyadong matamis. And then, yung cake niya mismo, parang clouds. Parang, melts in your mouth siya. So, hayan, ganyan yung mga iilan, yung mga basic sa kitaan. So, kung gusto mong itry yung pagki-cake business, so go ka na, guys. 'Di ba? Wala naman masama dun sa pagta-try, 'di ba? Kung yun talaga yung calling mo, 'di ba? Malay mo naman, 'di ba? Meron na talagang nagpo-push sa iyo na mag-try mo mag-cake business. So, ayun, try mo, 'di ba, guys? So, ganun lang naman din ang kitaan sa pag-ano, sa pag cake. And, di ba, ang bonus na lang yun, yung mga parang scrap o parang yung mga natitira, sa'yo na napupunta. Diyan kasi ako tumaba talaga dati. Yung parang kakagawa ng mga cakes, tapos nangihinayang ako dun sa mga cakes na ginawa or yung natira. So, kakainin ko na lang siya, di ba? So,
actually, dapat talaga sa business na to, madiskarte ka, hindi lang siya more on dun sa parang customize. Yung mga scrap o yung mga natira, pwede mo silang gawing cake truffles. Nasa sa'yo na yun eh. Nasa diskarte mo na yun, guys. And nasa pagbang market mo na yun. So, hayan, guys. Actually, hindi naman talaga natin uubusin yung cake na to. Bibigyan ko kasi talaga kayo ng tip na kung paano kumita yung mga home bakers. Diba, guys? Kasi marami nagtatanong sa akin yan kung paano nga ba daw para, diba, ang ganda kasing idea na, na kahit na nasa bahay ka lang, lalo na yung mga mamis dyan, na hindi makaalis ng bahay, magaling naman magluto, diba? Meron silang extra income, diba? Ibabatin kasi talaga yung may extra income ka kung gagawin mo siyang sideline or gagawin mo siyang full-time. So, nasa sa'yo yan, guys. So, ayan, guys. Hindi ko naman talaga siya mauubos. So, tinry ko lang siya and masasabi ko sa inyo na masarap. And kung kayo, nagutom ko kayo. So, ayan. Baka ito na yung calling ninyo, guys, na mag-put up or mag-start na mag-home business. So, ang kailangan mo lang naman dyan is simpleng oven at saka simpleng mixer, di ba? Doon ka muna mag-start. And then, kapag ka kumikita ka, doon mo unti-untiin na magdagdag ng mga materials o yung mga tools na kakailanganin mo sa pag-bake. So, ganun lang naman din talaga. Hindi naman ka agad-agad sa business is bongga. Unless kung swerte ka na meron ka sarili talagang puhunan, di ba? So, mas lalong i-go mo na yan, guys. So, ayan, nakakagutom. And ang sarap talaga nung ganitong mga contents natin, yung kwentuhan tayo, guys, with you. And kumakain tayo, lalo na yung mga cravings natin, yung mga masasarap, guys. So, ayan, since pa-birthday ko naman sa inyo to, kaya sinare ko sa inyo yung tips, techniques, paano ang pagkitaan sa ganitong mga business. So, ayan, guys. Kung nagustuhan mo tong video na to, guys, i-share mo naman sa mga kakilala and mga friends mo. Or kung may mga naghahanap ng mga tips na ganito, kagaya ng mga shinare ko sa inyo and relate sila, so i-share mo naman tong video na to. And kung may mga request ka pa na gustong ipagawa, so comment down below ka lang dyan para mabasa ko and malaman ko yung mga susunod na contents na gagawin ko or i-film ko. So, ayan, don't forget na rin to subscribe, guys. And nakikita ko naman sa inyo na vinu-view nyo itong mga contents na to. I appreciate you talaga, guys, na nandito kayo. And sana din is mag-subscribe din kayo para, diba, guys, mas masaya dito, mas masaya sa channel natin. And mas matulungan natin yung isa't isa na mag-grow tong channel na to. Kasi syempre, diba, motivation ko kayo. Kung nakikita ko naman kasi na eager kayo na din na matuto or gusto nyo yung mga contents natin, mas lalo akong gagawa ng mga videos na mga ganitong contents. So, ayan, guys. Dito na muna natin tatapusin yung video na to, guys. Thank you for watching till our next video. Ang sarap ng cake, guys! So, bilhin na kayo kung gusto ninyo ng mga ganitong flavor. So, bye!